So, si Jesus Christ ay namatay ng Friday. Hinuli siya ng Thursday ng gabi. Si Jesus Christ, Thursday ng gabi, hinuli siya. At namatay siya ng Friday ng 3 p.m. And then, paglipas ng tatlong araw, nabuhay siyang muli Sunday. Muling nabuhay ang Panginoong Jesus. Yung iba nalilito dyan. Yung iba, sinasabi nila, kung Friday namatay si Jesus Christ, bakit Linggo na muling siya nabuhay, hindi inabot ng 3 days? Sa Israel, hindi kasi nila naintindihan. Sa Israel, ang pagbilang ng araw simula gabi hanggang umaga. Kaya kung papansin ninyo, sa Genesis, sinasabi ron, nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, lumipas ang gabi at nag-umaga, yun ang isang araw. And then lumika ulit ang Diyos ng mga hayop, mga puno, mga halaman. Lumipas ng gabi at nag-umaga, yun ang pangalawang araw. So sa Israel, ang pagbibilang ng araw, simula gabi hanggang umaga. Kaya nung si Jesus Christ sinuli ng gabi ng Thursday, at namatay siya ng Friday, yun ay isang araw na. Mula Webes ng gabi hanggang Biyernes, yun ay isang araw. Biyernes hanggang Saturday, pangalawang araw. Saturday hanggang Sunday, pangatlong araw. Kaya tama yung sinasabi ng Biblia na 3 days and 3 nights siyang namatay. Paglipas ng tatlong araw na yung muli siyang nabuhay. So Friday hanggang Thursday hanggang Friday, yun ay isang araw. Kasi sa Israel nga, ang bilang ng isang araw, gabi hanggang umaga. Sa atin baliktad kasi, umaga hanggang gabi, yun ang isang araw. Hindi po gano'n sa Biblia. Sa Biblia, lumipas ang isang gabi at nag-umaga, yun ang isang araw. Ganun sa Biblia, ganun ang sa Israel. So yung iba, hindi nila naintindihan yan, kaya iniisip nila na hindi talaga Friday namatay ang Panginoong Jesus. Maliwanag na nga sa Biblia na Friday namatay ang Panginoong Jesus dahil kinabukasan ay araw ng pamamahinga. Sa Israel, ang araw ng pamamahinga ay Saturday. Kaya tinatawag nila yan na Sabbath Day. Sabbath Day yan ay Saturday sa Israel. No, so binaba nila agad ang Panginoong Jesus, hindi siya dapat abutan ng Sabbath Day kasi yun ay rest day. Wala dapat na gagawa magtatrabaho ng araw na yon. Hindi siya pwedeng ibaba sa araw ng Sabbath. Kaya Friday pa lang, binaba na agad nila ang Panginoong Jesus. Dahil kinabukasan ay Sabbath rest, Sabbath Day. So, you must study the Word of God para hindi ka malito at maging matatag tayo sa ating paniniwala. So, pero ang mas mahalaga doon, tayo ay naniniwala na si Jesus ay pinako sa krus, nilibing at muling nabuhay. Yun ang pinakamahalaga. Hindi naman talaga kung anong araw Actually, yung araw, hindi yun ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga, si Jesus ay pinako sa krus, inilibing at muling nabuhay. Yung araw, wala yun kung tutuusin Wala yung araw na yun Ang mas mahalaga ron, yung ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Binayaran niya ang ating mga kasalanan at dahil doon, tayo ay napatawad na. Napatawad na tayo sa ating mga kasalanan at tanggapin na lang natin na tayo pinatawad ng Diyos. Tanggapin na lang natin. Magpasalamat na lang tayo na tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan dahil sa ginawa na Jesus sa krus ng Kalbaryo.